Nanguna ang mga munting batas sa programa ng isang linggong pananalangin o Week of Prayer sa San Jose Seventh-day Adventist Church, San Jose, Occidental, Mindoro. Ito ay sa ilalim ng Adventist Children's Ministries ng nasabing simbahan at naglalayong sanayin ang mga bata sa pakikisangkot at paglilingkod. Ang balitang may pag-asa, ihahatid ni Myra Jim Tanyedo. Sa direktiba ng South Central Luzon Conference, ang Children Ministries Department ng San Roque SDA Church ay nagsagawa ng Week of Prayer ngayong 11 hanggang 18 ng Nobyembre taong kasalukuyan. I will go, every child, a disciple of Jesus. Sa pagkakataong ito, ang mga maliliit na bata sa iglesia ng San Jose SDA Church ay naging kabahagi sa gawain ng ating Panginoon. Magmula sa pag-aawitan, pananalangin, maging pagbibigay ng mga mensahe. Isa nga dito si Gerald Sarabia, isang grade 5 student sa ating paaralan. Ako po ay nagpapasalamat rin po dahil po binigyan po ko ng Panginoon ng katalinuhan at pinili niya rin po ako. Ako rin po ay gagalak na makita yung mga taong nakikinig sa harapan ko. At sana rin po yung mga kagaya kong bata mag-join sa ganitong gawain. Nais sa katuparan ito sa pamamagitan ng pagtutulong-tulong ng mga kaguruan at ng mga bumubuo ng Children's Ministries Department. Kasama rin sumuporta ang mga magulang ng mga bata. Ayon nga kay Sister Malu Terbio, sa ganitong klaseng gawain, mas napapalago pa ang spiritual na aspeto ng mga bata. Ang mga participants, inayos namin lahat para ready na silang lahat pagdating ng start namin ng Week of Prayer. So, maganda rin itong naging program na to kasi ang mga bata dito naging nag-grow yung kanilang spiritual aspect. So yung mga ideas nila, lalo na pagdating ng mga discussion, and yung mga bata nakapag-participate sa pag-serve sa ating Panginoon. Natuto sila kumanta, natuto silang mag-pray, speaker po sila gabi-gabi. Masaya ang mga bata, ganun din ang mga parents sa kanilang ginawa. So, nagpapasalamat ang Children Ministry Department dahil sa programang ito, nabigyan ng panahon ang mga bata para sila ay masanay bilang mga little disciples. Maliit man, ngunit mayroong malaking pusong handang maglingkod sa ating Diyos. Tunay nga na habang sila ay bata pa, mahalagang maipakilala sa kanila si Jesucristo at sila ay mahubog sa paglilingkod. Layunin maghatid ng balitang mayroong pag-asa, Myra Jim Tanyedo, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News.